Hello guys, ngayon naman is ituturo ko sa inyo kung paano naman mag-replace ng brake shoe sa Toyota Hiace. So ito lang yung gamitin natin na mga tools guys. Yan, meron tayong isang assisti. Kung wala kayo nito, pwede lang naman plier ang gamitin natin. So yan. So tara. So ito yun guys, na-install natin yung brake shoe, yung clearings niya or accessories, yan, likod. Yan yung tamang position niya. Yan. So ngayon, ikabit natin yung cable, parking brake cable. Tsaka kung nakikita nyo guys, yung kung saan lalapat yung brake shoe natin.
Yan. Meron na siyang grease or brake paste. So ano, ikabit na natin yung cable. Ayan. Ayan. Okay. Cable check natin baka ano lang yan. Pre, pero lang pre. Para makita again lang ang guan. So para sa lock guys, meron tayong ano, special tools ito. Kung wala kayong special tools, pwede rin yung itong flyer gamitin nyo. Pero mas madali kasi yung itong meron kita yung special tools. Mali lang ikabit yung ano, lock. Bila naman tayo? Ayan. So may spring sa lower na part ng brake shoe. So kapit natin. Ayan. Yes. Guys, very basic lang. So, saka natin kabit yung lock nya. Ayan. So nakita niyo guys, napakalaki. Lalum. Tang yang tama posisinya. So nakabit ito lahat. So ngayon guys, ngayon na ituro ko naman sa inyo kung paano mag-adjust ng brake shoe kung baguhan pa kayo guys. Doon kayo sa likod mag-adjust, pero pag-practisan nyo muna kasi pag hindi nyo alam kung ano adjustan,
baka ayaw umikot tong brake drum natin. So ituro ko sa inyo kung paano adjustan para sa mga hindi pa marunong or baguhan lang. So may rubber sa lalim ito. So may butas sa lalim guys sa likod ng ano natin. Ito sa likod. Kita nyo. Meron yang rubber ito guys. Oh. Ito sa likod yan nakagabit yan. So sipatin nyo sa likod yung lock ano nya. Meron ta, ito yung lock ng friction nya guys. Ito. Ito. Yan. Para madali nyong maintindihan. Ito yung ngipin ng adjuster. Kapag inikot natin yan patungo sa akin yan. Ibig sabihin yan, pa-expand yung brake shoe. Palapat siya sa ano, dito sa drum. So kung ay pabalik naman, so ibalik baliktarin niyo lang yung ikot tapos pagbalik baliktarin niyo lang yung ikot. Lalapat naman itong ano, yung lock. So yan yung pagpapakasan niyo sa likod kayo mag-adjust. Yan dapat dalawa yung screw flat screw gamitin niyo. Yung manipis yung isa. Okay guys. Itong isang flat screw guys, tagatulak ito ng lock. Ang gawin niyo, i-fully adjust niyo yung drum na hanggang sa lumapat siya at ayaw nang umikot itong drum. So, example natin, kapit din. Kapit natin yung drum. Tapos, pag adjust niyo sa likod, pag hanggang sa hindi na siya umikot, so, balikan niyo lang ng tatlong ngipin, pabalik. So, paluwag siya. Hindi yung pa-expand guys. Para pag umikot sa kunti, so okay na yan. Para marilin nyo lang yun lang ma-adjustan. So, yan yung sinasabi kong rubber guys. Yan. Tanggalin nyo yan. Tapos makikita nyo yung adjuster. Ngipin ng adjuster. So, ayun. So, yun guys. Kung nakita, yan. Tapos yung lock niya. Yung sa likod. Parang plate. Yan, yung sa likod yan. Nakita nyo. Yan yung itulak nyo pag paluwag na kayo. So yan. So ngayon, adjust natin. I-fully adjust nyo hanggang sa yung drum. Ayaw na siyang umikot. Tsaka balikan nyo ng mga 3 to 5 na ngipin. Kung bago pa kayo sa pag-adjust ng brakes. Yan. Ito, ikutin nyo lang yan. Pag ayan guys, tumigas na siya. So ayan siyang may ikot. Ibig sabihin yan, yung brake drum sa likod or yung brake shoe is fully adjusted na siya. So dumikit na siya sa drum. So ayan ang ikot ang gulong niyan or yung drum. So ngayon, balikan nyo ng tatlong ikot. Ito yung ano guys, ito yung tulak nyo, yan. Tapos ikutin ito pabalik. Yan. Yan. So okay na yan. So yan guys, okay na yan. So yan guys, okay na siya. Sana may marami kayong natutunan sa aking vlog. At kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-hit lang yung notification bell at subscribe button para lagi kang updated sa aking susunod vlog. Salamat.